What's up, Ketchup, and welcome to another video. This week, meron akong 5 portraits na kailangan kong matapos. Lahat sila commissions. Goal ko ay before mag-next week, dapat matapos ko na yung 5 yun. Kasi if ever na malift yung ECQ, pwede ko na silang ibigay sa clients. So, ang plano ko is, everyday gagawa ko ng at least isang portrait para araw-araw, for the whole weekday, makatapos ako ng 5. Bale, ipapakita ko sa inyo how I will accomplish this, kung paano ko minamanage para matapos lahat ng to, lalo na kapag ngayon nasabay-sabay sila, kapag gahol sa oras. So, yun yung ipapakita ko sa inyo. And hopefully, you accompany me all throughout the video. And sana mag-enjoy kayo habang pinapanood tong paghihirap ko. Joke lang. So, let's go! Let's go! Tuwing may nagpapagawa sa akin, pinaplot ko na agad yung schedule kung kailan ko dapat gawin. Ito yung limited edition ng Mickey Mouse last year. Ayan. Ayan. So, this week, today is Monday, May 11. So, nakalista dyan na ganitong araw ko gagawin yung itong commission. Tapos, nakalagay din dito sa kinabukasan kung anong gagawin ko. Ayan. So, nakaplot yan agad. Para makikita ko kung nasa na ba ako dapat, kung ano na dapat yung na-accomplish ko. Sa akin, effective yung gantong way na sinusulat ko ano yung dapat kong gawin. Anyway, let's proceed sa drawing process. For the commission today, ang size nito ay A5 and yung reference, pinrint ko na siya. So, pag nagawa ko ng portraits, piniprint ko yung reference ng black and white para mas kita ko kung paano didiskartehan yung shadows. And na-sketch ko na rin dun sa paper yung outline na gagawin kong guide. So kung gusto nyo malaman ko ano yung mediums and pencils na ginagamit ko pag gumagawa ko ng portrait, you may click the card above para mapanood kung gusto nyo makita. Now, let's start! Sprayan ko lang siya ng fixative. Yung fixative spray is coating siya para hindi mag-smudge yung gawa or hindi ma-damage. Kasi charcoal siya. So, kapag nahawakan, ganyan, hawa sa kamay. So, yung fixative ay coating siya. Then, I will just dry this out and I'm done! Today is May 12 and it's Tuesday. So, second day ko para gumawa ng commissions. Kahapon nakatapos ako ng isa, which is the goal. Ito siya. Now, kailangan ko na ulit mag-start para makatapos ulit ng isa pang commission. So, let's go! Ito yung portrait today. A4 yung size. Tapos, dalawang subject. So, medyo doble yung trabaho kasi dalawa siya. So, pinrint ko na ulit yung subject, tapos na-outline ko na, and I will start drawing. Kaso, inaantok pa ako. Kaya, I don't know pa. Antok ako tsaka ang sakit ng ulo ko, so iidlip muna ako kasi hindi ko kaya mag-drawing ng maayos kapag wala ako sa mood. Baka pumangit lang yung draw. Iidlip muna ako, then mamaya ako itutuloy. Hi! Kakagising ko lang and it's 6:36 p.m. So madilim na, kaya kailangan ko nang iset up yung lamp ko.
So let's go! Ito yung progress ngayon. Kaso kailangan ko munang tumigil kasi meron kaming meeting ng 8 PM. Itutuloy ko ulit siya pagkatapos ng meeting. Tapos na yung meeting namin. At nakapag-ayos na rin ako. And now is 10:14. Pero kailangan ko pa rin matapos yung portrait at ang init. So, tatali muna akong buhok. So, yung progress ko naman, nakatapos na ako ng isa. Kasi nga dalawang subject yung meron sa portrait. So, tapos na yung isa. My third day of drawing, natapos ko kagabi ng madaling araw yung portrait na ginagawa ko kahapon. Tapos sinend ko dun sa client and merong revisions. So kanina ko inayos yung revisions and eto na siya. For today, ang gagawin ko ay portrait ulit pero baby yung subject. So kailangan kong matapos yun today ulit para may ma-accomplish. And so far, on track pa naman ako sa kailangan kong magawa every day. Magsisimula na ako mag-drawing and I'll see you later. For the portrait today, so A4 size siya. Ito na yung reference. And na-outline ko na rin kanina. So I will just render it. Time check, it's 3:27. So I will start na. Today is Thursday, May 14. So, I'm on my fourth day of doing my commissions. And I'm breaking out. Anyway, natapos ko kahapon yung portrait ng less than 2 hours. Which is nakakagulat kasi hindi ko rin alam na ganun kabilis. Pero yung sinend ko sa client, so umokay sila and this is how it looks like. It's a cute baby. I'm done with that. Walang revisions, walang kahit ano. So, ngayon, ang init. Pero may paparating daw na bagyo. So, I hope everyone is safe. Anyways, magsisimula na ako kasi ang init talaga. At ayokong abutin ng gabi sa pagdodrawing. Let's proceed to the drawing. For today's portrait, it's a little girl. Tapos, ang size ay A4 ulit. A4 paper. So, na-outline ko na. At i-render ko na lang. Tapos, linisin ko yung paper. Meron kaming meeting ng 4:30. At
4 PM na. So, kailangan ko muna mag-ayos. And, tumigil sa pagdodraw. Tapos, tutuloy ko na ulit mamaya. Habang, makain piatos. Not sponsored. Tapos na ako mag-brunch. Tapos na rin ako mag-ayos-ayos. And today is May 15. It's Friday. And I'm also on my last day of doing portraits. So, panglimang araw ko nang gumagawa ng portrait. And actually, tinatamad na ako mag-drawing. Kasi, nakakapagod ang sakit na likod ko. But anyways, I'm looking forward din to this day. Kasi, ibig sabihin, tapos na ako. And it's a very big relief na makatapos ng portrait. Medyo matrabaho yung portrait ngayon kasi marami siyang details. Ayun. Anyway, kagabi, natapos ko na itong pang-apat. So, yan. Natapos ko na siya kagabi. Mga madaling araw kasi ni-revise ko pa. Konting tweak-tweak pa. Start na ako para hindi ako abutin ng madaling araw. Medyo tinatamad pa rin ang nagsimula. Kaya gumagawa ko ng dahilan para madelay ang pagsisimula ko, pero wala na akong maisip na gawin. Parang patagal, so I guess I have no choice anymore. Let's start! Today is the last day. Hindi naman last. Kasi wala na akong gagawin. Bale, recap day. Natapos ko na lahat. Napakita ko na rin sa clients. So, this one, ito yung outcome ng ginawa ko kahapon. Natapos ko na siya, napacheck ko na and nalagyan ko na ng fixative spray. Bale, yung isa, kailangan kong ulitin, which is this one. So, ito na yung pangalawa. Kailangan ko siyang ulitin kasi medyo malayo yung nagawa ko compared dun sa reference. So, ayun. After kong gawin ito, ginawa ko na ulit yung isa. I guess that's it. Natapos ko na lahat ng pending na portraits ko ngayong quarantine. And makikipag-communicate na lang ako sa clients kung paano mabibigay. Of course, merong revisions, konting tweak dito, doon. I'm very happy and relieved to say na natapos ko na lahat. And it's a very big accomplishment then. For me, it's a very good experience to grow sa social skills, you know, sa pag-i-improve ng sarili, and I really like it. So, I encourage you to do so as well. This week has been a very stressful, a very nakaka-pressure, but very relieving na week for me kasi ang dami rin na-accomplish. I hope you enjoyed this video at na-enlighten kayo kung paano yung process ko sa paggawa. Please like, not just emotionally, kung nagustuhan nyo. And subscribe kung hindi pa. Kasi it's free, so please subscribe. Click the bell button kung gusto nyong ma-notify whenever I upload a video. I guess I have to end this vlog kasi nagiging masyado na siyang mahaba sa tingin ko. Although di ko pa na-edit. Ayun. Always remember, you don't have to be great to start. You need to start to be great. I will see you on my next video. Bye!